Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako upang gabayan ka sa ating aralin para sa agham tatlo ngayong unang markahan. Ang aking tatalakayin ay mula sa ikalimang kabanata. Ang mga pagbabagong nagaganap sa mga solid, liquid at gas na may paksang pagsukat ng temperatura ng mga bagay. Handa ka na bang matuto? Magaling! Tandaan, makinig ng mabuti upang maintindihan at maunawaan ang aralin. Kung sakaling may hindi nauunawa ang bahagi, maaari mong ulitin ang video. Ang layunin ng ating aralin sa araw na ito ay nauunawaan kung bakit ang mga bagay tulad ng solid, liquid o gas ay mainit o malamig. Nasusukat ang temperatura ng tubig na galing sa gripo at tubig na mainit gamit ang thermometer. Napaghahambing ang temperatura ng tubig galing sa gripo at tubig na mainit. Nababasa ng wasto ang temperatura na nakasaad sa thermometer. Bago tayo tumungo sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Magbigay ng halimbawa ng mga bagay na mainit o malamig. Unang halimbawa, kandila. Pangalawa, ice cream. Pangatlo, kape. Pang-apat, yelo. Panglima, apoy. Pang-anim, kumukulong tubig. At pang-pito ay halo-halo. Yan ay ang mga halimbawa ng mga mainit at malamig na bagay. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Tingnan ang dalawang baso ng tubig sa ibaba. Ano ang kanilang pinagkaiba? Tama! Ang unang larawan ay mainit na tubig. Ang pangalawang larawan naman ay maligamgam na tubig o tubig na galing sa gripo. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Ngayon, ating sagutan ang mga katanungan base sa aking ipinakitang larawan. Ano ang napansin ninyo sa dalawang larawan? Magaling! Mainit na tubig at maligamgam na tubig. Kung ilulubog mo ang daliri mo sa dalawang baso ng tubig na nasa larawan, pareho ba sila ng init o lamig nito? Tama, hindi sila magkapareho. Paano mo malalaman ang eksaktong init ng tubig? Anong instrumento o kagamitan ang sumusukat sa init o lamig ng isang bagay? May ideya ba mga bata? Mga bata, ito ang sagot sa bilang 3 at 4. Upang malaman ang eksaktong init o lamig ng tubig, tayo ay gumagamit ng thermometer. Nakakita na ba kayo ng thermometer? Ito ang larawan ng thermometer. Pakibasa nga. Upang malaman ang eksaktong init o lamig ng tubig, tayo ay gumagamit ng thermometer. Magaling! Ngayon, kayo ay manonood ng isang video presentation. Pero bago yan, ano muna ang mga dapat nating tandaan? Manood ng mabuti. Intindihin ang pinapanood. Huwag mag-iingay. At huwag makikipagdaldalan sa kaklase o katabi. Reading the thermometer. Are you ready? This is a thermometer. If you put it over something hot, like fire or a stove, the temperature goes up to 20 degrees Celsius. For example, it can go anywhere, but it will go up. Wow, look!
The longer you leave it on the fire, it gets hotter and hotter. The thermometer increases the longer it's on the heat. Look at it go higher! Oh my goodness, so very hot! 90 degrees Celsius! Is it amazing? Is it true? Other thing that you can do with a thermometer is stick it in cold things, like ice or cold water, and watch the red part go down. 65 degrees Celsius. The longer it's in the cold temperature, the colder it will get. 35 degrees Celsius. Do you understand? What happens is it measures the temperature and shows you with the red line. And back down to 0 degrees Celsius. Thermometers are amazing! Go find one and learn to use it today! Ngayon, ating sagutan ang mga katanungan base sa bidyong inyong pinanood. Tungkol saan ang bidyong pinanood? Ito ay tungkol sa pagbasa ng temperatura gamit ang thermometer. Ano ang pinakamaliit na bilang sa thermometer? Saang bahagi ito matatagpuan? 0 degree Celsius at ito ay matatagpuan bandang ibaba sa may pulang bulb o mercury. Ano ang pinakamataas na bilang sa thermometer? Saan ito matatagpuan? 100 degrees Celsius at ito ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng thermometer. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Anong unit ng panukat ang ginamit? Anong simbolo ang ginamit upang maipahayag ang sukat ng temperatura? Ang degree Celsius ay unit at simbolo na ginagamit upang maipahayag ang sukat ng temperatura. Mga bata, tignan ang larawan na nasa ibaba. Ito ang ating tinatawag na degree Celsius o ito yung unit at simbolo na ginagamit upang maipahayag natin ang sukat ng temperatura kung gaano ito kainit o kalamig. Naunawaan ba? Magaling! Para sa ating gawain na pagsukat ng temperatura ng mainit na tubig at tubig na galing sa gripo, ano-ano muna ang ating mga dapat tandaan kapag tayo ay nagsasagawa ng isang gawain? Mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng isang gawain. Gawin ito ng maayos. Sundan ang mga panuto. Palaging makinig sa guro. At huwag makikipagdaldalan sa kaklase o katabi. Maliwanag ba mga bata? Okay. Atin nang ihanda ang mga kagamitan sa gawain. Beaker o dalawang baso na magkaparehasang sukat. Laboratory thermometer. At mainit na tubig at tubig na galing sa gripo. Mga bata, ito ang mga pamamaraan sa pagsukat ng temperatura ng mainit na tubig at tubig na galing sa gripo. Una, lagyan ng kalahating dami ng tubig ang dalawang beaker. Sa isang beaker, ilagay natin ang mainit na tubig. Sa isa naman, lagyan nyo ng maligamgam na tubig. Pangalawa, hawakan ng patayo ang thermometer. Siguraduhin ang bahagi ng bulb nito ang siyang nasa ilalim. Pangatlo, ilubog ang thermometer sa beaker na may tubig na galing sa gripo
at tubig na mainit. Ilubog lamang ang bahaging mayroong bulb upang masukat ang temperatura ng tubig. Mga bata, tignan ang larawan. Ito ang magsisilbing gabay ninyo sa inyong gawain. May paalala si teacher. Huwag hahawakan ang may kulay na pulang liquid sa loob ng thermometer at huwag hayaang lumapat sa ilalim ng beaker. Naunawaan? Magaling! Tukuyin ang sukat ng temperatura ng tubig sa thermometer. Kunin ang tanda na katapat ng label ng pulang liquid sa thermometer at itala ito sa inyong talaan. Mga bata, ito ang ating halimbawa ng mga nakuhang temperatura. Sa tubig na galing sa gripo, tayo ay nakakuha ng 47 degrees Celsius. Sa mainit at tubig naman, 80 degrees Celsius. Ito ang ating talaan. Temperatura ng tubig na galing sa gripo at mainit na tubig. Ang tubig na galing sa gripo ay mayroong temperaturang 47 degrees Celsius. At ang mainit na tubig naman, mayroong 80 degrees Celsius. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Mga bata, ating sagutan ang mga katanungan base sa ating gawain. Paano mo mapaghahambing ang temperatura ng tubig na galing sa gripo at tubig na mainit? Alin sa dalawa ang may mas mataas na temperatura? Bakit? Sa unang bilang, paano ninyo may paghahambing ang temperatura ng tubig sa gripo at mainit na tubig? Kitang-kita natin sa ating larawan na mas mataas ang mainit na tubig at mas mababa naman ang temperatura ng tubig na galing sa gripo. Naunawaan ba mga bata? Ano ang epekto ng init sa tubig? Nakakaapekto ang init sa tubig dahil kapag ito ay naiinitan, tumataas din ang kanyang temperatura. Naunawaan ba? Magaling! Ano ang iyong gagawin kung kailangan mo ng mainit o maligamgam na tubig sa bahay? Mga bata, ano ang inyong gagawin? Okay, syempre tayo ay kukuha ng tubig galing sa gripo. Tapos ilalagay ito sa takore. Pagkatapos nito, ilalagay natin ito sa kalan. Bubuksan ang gasol at sisindihan ang kalan sa pamamagitan ng init nito. Kukulo ang tubig. Katulad ng mga nakaraang aralin, kapag tumataas ang temperatura ng isang bagay, ito ay umiinit. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Para sa paglalahat ng ating aralin sa araw na ito, ating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ano ang kagamitan o instrumento ang ginagamit sa pagsukat ng init o lamig ng isang bagay? Paano ito isinusulat? Ang thermometer ay instrumento o kagamitang panukat sa temperatura ng bagay na mainit o malamig. Kapag tumataas ang temperatura ng isang bagay, ito ay umiinit. Kapag naman bumababa, ito ay lumalamig.
Ano ang masasabi ninyo sa numero o sukat ng mainit na bagay? Ito ay sinusulat sa degrees Celsius o centigrade. Ngayon, ating sagutan ang pagsasanay sa araw na ito. Panuto. Kompletuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin at bilugan ang tamang sagot. Unang bilang. Ang temperatura ng mainit na tubig ay patlang kumpara sa temperatura ng maligamgam na tubig. A. Mas mataas. B. Mas mababa. Pangalawa, ang temperatura ng maligamgam na tubig ay patlang kumpara sa mainit na tubig. A. Mas mataas. B. Mas mababa. Pangatlong bilang. Ano ang temperatura ng larawan sa simbolong degrees Celsius? A. 20 degrees Celsius. B. 30 degrees Celsius. Pang-apat na bilang, ano ang temperatura ng larawan sa simbolong degrees Celsius? A. 40 degrees Celsius. B. 43 degrees Celsius. Panglimang bilang, ano ang temperatura ng larawan sa simbolong degrees Celsius? A. 32 degrees Celsius. B. 33 degrees Celsius. Mga bata, ito ang mga sagot sa inyong pagsasanay. Unang bilang A, pangalawang bilang B, pangatlong bilang B, pang-apat na bilang B, at panglimang bilang B. Para sa ating kasunduan o inyong takdang aralin, nais kong ilabas na ninyo ang inyong kwaderno sa agham at lapis at kopyahin ang inyong takdang aralin. Iguhit at lagyan ng label ang thermometer. Iguhit ito sa bond paper at kulayan.